Mga kwentong nakakatuwa. Mga kwentong nakakakilig. Mga kwentong nakakatakot. At mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamoxki TV. Paul, wala na raw ang mama mo. Pahayag ng kanyang nanay Tessa. Matapos nitong makauwi galing palengke ng tanghaling iyon. Ito na ang kinagis na niyang ina buhat nang ipamigay siya ng babaeng tunay na nagsilang sa kanya sa mundong ito. Para lang magpakasal sa bagong lalaking nakilala nito. Ganun ho ba? Mabuti naman. Nangingisi namang sagot ni Paul. Bakas ang galit sa kanya muka. At ni katiting na awa ay hindi siya kababakasan. Nanlaki naman ang mukha ng kanyang nanay Tessa sa sinagot niya. Anak, huwag kang ganyan. Nanay mo pa rin yun, anito sa kanya. Bagamat naiintindihan nito ang kanyang damdamin. Kayo ho ang nanay ko, hindi ang babaeng yun. Saka ano ho bang inaasahan ninyong magiging reaksyon ko? Maglulupasay ako sa kalungkutan? Dahil wala na sa mundong ito ang babaeng nang iwan sa akin nung sanggol pa lang ako? Napapailing pa siya sa kanyang tinuran. Bumuntong hininga naman ang kanyang nanay Tessa. Anak, namayapa na ang nanay mo. Kalimutan mo na rin ang kasalanan niya sa iyo. Dahil matagal din naman niya yung pinagsisihan. Matagal siyang bumawi sa iyo ngunit hindi mo yun pinansin. Alam niyang malaking kasalanan niya sa iyo. Kaya nga pinagbayaran niya yun, hindi ba? Paliwanag naman ang kanyang nanay Tessa. Ngunit tila lumabas lamang yun sa kabilang tenga ni Paul. Maging sa burol at libing ng kanyang ina, ay hindi dumulo ang binata. Nanatiling matigas ang puso niya upang patawarin ito. Kahit paanong kumbinsi ang gawin ng kanyang kinalakiang magulang sa kanya, talagang malaki ang galit niya sa kanyang tunay na ina. At hindi yun basta-basta maalis, lalo pa at wala rin yun sa kagustuhan niya. Anak, patawarin mo na ako. Gusto ko nang matahimik. At hindi ko magagawa yun kung hanggang ngayon ay may galit pa rin sa puso mo para sa akin. Mahal na mahal kita. At alam kong naging makasarili ako sa iyo noon. Pero sana ay maunawaan mong bata pa ako noon. At ikaw ang naging bunga ng isang kasalanan. Napabalikwas ng bangon si Paul mula sa pagkakahimbing ng gabing iyon. Habol-habol niya ang kanyang paghinga. At pinagpapawisan siya ng malamig. Dinalaw siya ng kanyang tunay na ina sa kanyang panaginip. At pilit pa rin itong humingi sa kanya ng kapatawaran. Nang makabawi siya mula sa pagkabigla, ay hindi niya naiwasan ang mapamura. Aniya, wala na nga ito sa mundo pero pinoporwisyo pa rin siya. Akmang babalik na sana siya sa pagtulog. Nang biglang sa kanyang pagiga, ay nakarinig siya ng mga pag-iyak. At sa kanyang paglingon sa kanyang mismong tabi, ay nakita niya roon ang kanyang tunay na ina. Kahit hindi naman takot sa multo si Paul, ay hindi niya naiwasang magkaripas ng takbo. Lumabas siya ng kanyang kwarto at dumiretso sa kanilang kusina, kung saan doon niya inabutan ang kanyang nanay Tessa na nagluluto na ng umagahan. Anak, ano't parang hingal na hingal ka? Namumutla ka pa? Anong nangyari sa'yo? Takang tanong nito na agad namang sinugot ni Paul. Isiniwalat ni Paul sa kinagis ng ina ang ginawang pagpapakita ng kanyang tunay na ina. Mukhang hindi siya matahimik dahil alam niyang hanggang ngayon ay galit ka pa rin sa kanya, anak. Siguro ay oras na para sabihin ko sa iyo ang isang katotohanang matagal niyang tinatago para protektahan ang damdamin mo. Napapayo kong sabi ng kanyang nanay Tessa na nagpakunot naman sa noo ni Paul. Anong ibig niyo pong sabihin? Takang tanong niya sa kanyang ina. Paul, nabanggit mo kamong sinabi niya na isa kang bunga ng kasalanan, hindi ba? Iyon ay dahil ang iyong tunay na ina ay biktima ng pang-aabuso ng kanyang mismong sariling tiyuhin. At ikaw ang naging bunga noon, anak. At para itakas ka sa kayang maaaring idulot ng balitang yun, ay mas pinili na lamang niyang ibigay ka sa akin na siya naman niyang matalik na kaibigan at magpakasal siya sa kanyang nobyo. Nanlaki ang mga mata ni Paul sa isinuwalat ng kanyang nanay Tessa. Napayak na lang siya sa nalaman. Hindi niya akalain na ganun palang pinagdaanan nito nang dumating siya sa buhay ng tunay na ina. Kinabukasan ay dinalaw niya sa punto nito ang kanyang tunay na ina. At doon ay ibinigay niya rito ang kapatawarang hinihiling nito. Ngayon ay matatahimik na ito sa wakas. Matatahimik na ang kaluluwa
ng kanyang lumisang ina. Sadyang ang kapatawaran mahirap ibigay, lalo na kung nasira ang tiwala sa iyo ng tao. Pero lagi nating tatandaan na kung ang Diyos nga ay kayang magpatawad, paano pa kaya tayong mga likha lamang niya?